Isang magpalang umaga po sa bawat isa dito po sa Pilipinas, sa takuman po ng mundo. Tayo po ay nagagaling dito sa DFC UAE Ajman po. Magpalang umaga po sa bawat isa. Bago po tayo mag-umpisa, tayo po muna ay umawit sa ating Panginoon at humingi po ako ng pasensya na po kung na-late po tayo ng konti. Awitan po muna natin ang Panginoon. Hallelujah. Sige po, awitin po natin yung dalangin. Sa ganon, kami makalapit sa inyo, Panginoon, ng buong-buo, Panginoon. Mailapit namin sa inyong buo namin pagkatao, Panginoon. Mailapit namin sa inyo, Panginoon, ang aming buong spirito, Panginoon. Hallelujah. Tunay, Panginoon, na napakadakila niyo, Panginoon. Tunay, Panginoon, na kayo nag-aantay lamang ng aming paglapit sa inyo. Panginoon, kung ano man po yung nanais ninyo para sa buhay namin, ito po ay masunod, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, sa umagang ito, ang pagsama niyo, Panginoon, ang aming ninanais, Panginoon. Ang pagkilos na niyong banal na Espiritu sa buhay ng bawat isa, Panginoon, ay sumagana, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, pasaganahin niyong, Panginoon, ang puso, Panginoon,
na katulad ninyo sa buhay namin. Gabayan niyo po kami, Panginoon, habang kami po nag-aaral ng iyong salita. Palakasin niyo po ang aming espiritu, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng espiritong at isip, Panginoon, na handang matuto, handang magpaturo, at handang magpahubog sa inyo. Salamat muli, Panginoon, sa umagang ito. Kayo pong maitaas, mahayag, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Kapatid, tayo po ay nangyayahan ko po ang bawat isa makipagbukasan po sa akin sa Efeso chapter 6 verse 18 po. Efeso chapter 6 verse 18. Sabi po dito, at manalangin kayo sa lahat ng oras sa tulong ng banal na Espiritu, ipanalangin nyo ang lahat ng dapat ipanalangin. Huwag kayo magpabaya, patuloy kayong manalangin, lalo na para sa lahat ng mga pinabanal. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Sabi po dito, at manalangin kayo sa lahat ng oras sa tulong ng banal na Espiritu. Mga kapatid, ang tayo po ay tinawag ng Panginoon para po siya ay kausapin on a daily basis. Hindi lamang po daily, kundi minuto, kung segundo, kakayanin po natin. Kailangan po natin nakausapin ang Panginoon sa pamamagitan po ng ano, ng pananalangin. Sabi rin po dito, huwag kayong pabaya, patuloy kayong manalangin, lalo na para sa lahat ng mga pinamanal. Mga kapatid, tinawag po tayo ng Diyos para hindi lang po para manalangin para sa pansarili natin. Tayo po ay dapat manalangin, ipanalangin din po natin yung mga kapwa po nating mga Kristiyano, yung mga kapatiran po natin, at lalong-lalo na mga kapatid. Kailangan po nating ipanalangin, lalong-lalo na po yung mga hindi pa po nakakilala sa Panginoon. Ang prayer po ay hindi po, it is a personal communication with God. Pero yung prayer po, praying is also calling us to pray for others. Tulad po nung yung pangalawang utos ng Panginoon na mahalin din po natin yung kapwa natin tulad ng pagmamahal po natin sa ating sarili. So, hindi po ang pagkatawag po sa atin ng Panginoon ay hindi po yung pansarili lamang, kundi dapat maging selfless din po tayo tulad ng Panginoong Jesus, na ibinigay niya rin po yung sarili niya para rin po sa iba, para po sa atin. Hindi lang po niya inisip yung pansarili niya. Sabi nga rin po sa, kung makipagbukasan din po tayo sa Galatia chapter 6 verse 2, dito po makikita po natin ang sabi po dito sa ni Apostle Pablo, tulungan ninyo ang isa't isa sa mga problema, at sa ganitong paraan matutupad ninyo ang utos ni Kristo. Dito po, kasi po yung pagtulong po natin bilang isang Kristiyano, it doesn't mean, kasi ang mentality po kasi ng isang tao, kapag sinabing tulungan, ito ay sa material. Mga kapatid, ang greatest na may tulong na may bibigay natin sa isang kapatid natin na nakikita po natin nangangailangan, o yung nagkakasakit, o yung may mga pabigat sa buhay, yung may kabigatang nararamdaman, ay hindi po material na bagay. Ang pinaka-best po maibigay natin sa kanila ay idulog sila sa panalangin. Meron po kasi mga tao iniisip, may nakakalungkot man pong isipin, na ang pag-iisip po nila ay kapag sinabing tulong, kapag tinulungan, tulong, ito po ay material. Basically, financial, pera. Pero hindi po naiintindihan ng iba
na ang pinakamagandang tulong na pwede nating ibigay sa ating mga kapatid ay ang panalangin. Na isama sila sa panalangin. Na bigyan po sila ng kalakasan para po matawid yung sarili nila sa problemang dinaranas nila. Kaya sabi po dito, kapag tinulungan po natin ang ating mga kapwa, sabi po sa Galatia 2:6-2, tulungan ninyo ang isa't isa sa mga problema at sa ganitong paraan matutupad din niyo ang utos ni Kristo. Ano po ba ang utos ni Kristo? Mahalin po natin ang ating kapwa tulad ng pagmamahal natin sa ating sarili. Hindi na po siya self-centered yung dapat nating maging attitude towards po sa ibang tao. Dapat po maging selfless din po tayo. Kung ano po yung nararamdaman ng isa, dapat po maramdaman din po ng buong kapatiran. Kailangan po nating maging sensitive sa mga nangyayari sa paligid natin, lalong-lalo na sa ating mga kapatiran. Lalo-lalo na sa church, mga kapatid. Minsan po kasi makikita po natin, pag sa church po ay hindi naman po lahat ay yung magkakilala po, pero hindi po nagkakaisa po ng damdamin. Napakaganda po kasi sa isang church na ramdam ng isa yung nararamdaman ng lahat. O ramdam ng lahat yung nararamdaman ng isa. Doon natin mapuprove na we are living in one spirit. Amen po. Kaya po dito sinabi po, huwag kayong magpabaya. Huwag daw po tayong magpabaya. Patuloy tayong manalangin, lalo na po sa lahat ng mga pinabanal. Mga kapatid, patuloy po tayong manalangin para sa isa't isa. Bilang isang Kristiyano, we have to live by the word itself, Christian. Kasi it mahirap po yung we are living only by the word itself and not acting as one. Madali pong sabihin na tayo Kristiyano, pero kung hindi naman po nakikita sa atin, ay baliwala po. Ang pagtulong sa kapwa, ang pananalangin sa kapwa ay isang pinakamabisa kesa sa lahat ng bagay o lahat ng material. Meron po tayong makikita sa Bible, dito po sa Job chapter 42, makikita po natin dito na ang kwento po nito ay si Job po ay nanalangin sa Panginoon, humingi ng tawad dahil nga po hindi niya po sinabi yung katotohanan tungkol sa Panginoon. At makikita po natin sa tagpong dito ay si Job nga dahil sa kanyang pagsisisi ay umupo siya sa alikabok. Meron din po siya tatlong kaibigan na katulad din po niya ay hindi po itinuro, mali po ang itinuro tungkol sa Panginoon. So ang sabi sa kanila ng Panginoon, hindi niyo tinuturo yung tama about me, sabi niyang ganun, pumunta kayo kay Job, magdala kayo ng offering at sabihin niyo kay Job na i-offer niya ito at ipanalangin kayo. So ginawa ito ng tatlong kaibigan ni Job, tatlong magkakaibigan, binigyan nila si Job ng kung ano yung hinihiling ng Panginoon at nanalangin si Job para sa kanila. See, yun po yung dito po natin makikita na yung Panginoon mismo nagbibigay ng instruction sa atin, lumalapit po tayo sa mga kapatid natin na
kung meron pong lumapit sa atin na please pray for me. Kailangan po natin it's a privilege, mga kapatid. Kung meron pong humihingi ng prayer para sa atin, tulad po ng isang panalanginan sa isang service, meron po tayong panalanginan. Napaka best and effective po talaga yan na tulong sa mga kapwa natin. Dito po makikita po natin, sabi po sa verse 10, sa Job 42 verse 10, pagkatapos may panalangin ni Job ang kanyang mga kaibigan, muli siyang pinaunlad ng Panginoon at dinoble pa niya ang dating kayamanan ni Job. Lahat ng kapatid niya at mga kaibigan noon ay nagpunta sa kanya at nagsalo-salo sila sa kanyang bahay. Inaliw nila si Job sa kahirapan na pinasapit sa kanya ng Panginoon at bawat isa sa kanila ay nagbigay kay Job ng pera at gintong singsing. Mga kapatid, tingnan po ninyo nangyari kay Job. Sabi po ng Panginoon, ipanalangin sila. May offering. Kailangan gawin ni Job ito para mapatawad ng Panginoon yung tatlong kaibigan ni Job. Nung ginawa ito ni Job, pagkatapos may panalangin ni Job, pinatawad na nga ng Panginoon yung tatlong kaibigan. Anong ginawa kay Job? Pinaunlad pa lalo si Job. See, makikita po natin dito, prayer itself is a blessing to others. Prayer itself, mabe-bless din po tayo. Kaya po, ang nangyayari po, ang blessing po ay hindi lamang po pansarili. Ang blessing po ay hindi lamang po dapat i-share natin. Ganon din po yung mga gagawin ng Panginoon sa buhay natin, mga kapatid. Hindi po natin to dapat i-keep lamang sa sarili natin. Kailangan po natin ito i-share. Kailangan po natin itong ihayag. Kailangan po natin itong bigyan po ng emphasis at sabihin sa mga tao. Tayo po ang may obligasyon na ihayag ito sa ibang tao. Amen po. Kaya naman nung sinabi ko dito kanina, nung sinabi po doon kanina sa Galatia 6:2, natulungan po natin ang isa't isa. It with this only proves na si Job, ang ginawa ni Job ay tinulungan niya yung kanyang mga kaibigan sa pamamagitan ng pananalangin sa Panginoon, pag-aalay sa Panginoon para sa kanilang kapatawaran. Which is, ginawa rin po kasi ito dati ni Job, na nagmarunong siya sa Panginoon. Ngayon po, nung nanalangin si Job para sa kanyang mga kaibigan, pinatawad na nga po sila ng Panginoon. Ang ginawa po ng Panginoon kay Job ay siya po ay blessed. Kung ano po yung kayamanan niya nung una, ay dinoble pa po ng Panginoon. Kung ano po yung mga kapatid niya dati, yung mga kaibigan niya dati, ay nagpunta at nagsalo-salo sa kanila. Mga kapatid, isa lang po ang ibig sabihin nito. Ang mensahe po sa atin sa umagang ito ng Panginoon, kailangan po natin na maging maging blessing to others. Blessing to others, most especially spiritually. In order to be blessed, we have to be a blessing to all. Para po tayo maging blessed, para po tayo bigyan ng Panginoon ng biyaya, maging selfless po tayo. Hindi po self-centered Christian, kundi pangkalahatan po ang ating gagawin. Para po matupad po ang inuutos ng Panginoong Hesus. Na makita po sa atin na minamahal po natin
ang kapwa natin tulad ng pagmamahal natin sa ating sarili. Ulit po, ang pananalangin po ay communication with God. Ang pananalangin po ay isang personal communication with God. Napapaloob po dito yung mga pangangailangan natin sa isang panalangin at communication with God. Napapaloob po dito yung pananalangin natin, yung hiling natin sa Panginoon. Lagi po natin tandaan, isama po natin yung hiling din po natin na nakikita natin sa ating kapwa. Kung kailangan po nila ng tulong natin, huwag na po nating hintayin pa na tayo'y lapitan at humingi sila ng tulong, kundi ipanalangin natin sila. Ipanalangin natin sila. Yung privilege na natatanggap natin ngayon, kung ano yung tinatamasa natin ngayon sa piling ng Panginoon, i-share po natin ito. Ipanalangin natin na lahat po ng mga tao dito sa mundo ay maranasan po yung nararanasan natin sa araw-araw. So yun po, ang mensahe po sa atin ng Panginoon. Mahalin po natin yung kapwa natin tulad ng pagmamahal natin sa ating sarili. At mga kapatid, be a blessing to others, most especially po sa ating spiritual life. Palakasin po natin ang kapwa natin, magpalakasan po tayo, magpanalanginan po tayo. Dahil ito po ay ang pinaka-best na solusyon sa mga nararanasan nating pagsubok, nararanasan nating karamdaman at kabigatan po sa buhay. Ang pakikipag-usap sa Panginoon ay isang blessing po. So kailangan po natin, para matanggap ang buong blessing na ito, ay maging blessing po tayo sa kapwa po natin. Amen po. Bago po tayo manalangin tayo po, awitin mo po muna natin yung sa chorus, mga kapatid, hallelujah. Nung inawit natin kanina, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, Lord, hallelujah. Panginoon, salamat, Panginoon, hallelujah. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. Panginoon, gawin niyo po nga po kaming blessing to others, Panginoon. Bigyan niyo nga po kami ng burden, Panginoon, na kailangan po namin ipanalangin, Panginoon, ang kapwa namin, Panginoon. Na ang aming panalangin ay hindi po self-centered, Panginoon, kundi ito po ay para po sa mga, lalong-lalo na po sa aming mga kapatid, Panginoon, na nangangailangan ng inyong tulong, Panginoon. Turuan niyo kami, Panginoon, na gawin ang inyong kalooban at hubugin niyo kami, Panginoon, ayon sa nais niyo. Hallelujah. Hallelujah. Sige, pawitin po natin. Hallelujah. Tunuyin ang iyong kaloob. Hallelujah. Nang masunod, layunin niyo sa aming buhay. Ubugin niyo ko ayon sa nais mo. Lord, tunay, Panginoon, ito ang dalangin namin, Panginoon.
kami turuan ninyo, Panginoon, na kami inyong hubugin, Panginoon, ayon sa inyong kalooban, Panginoon. Magamit ang aming buhay, Panginoon, according to your will, Panginoon. Magamit ang aming buhay, Panginoon, according to your plan. Hallelujah. Tunay nga, Panginoon, na isang privilege at isang masarap po sa pakiramdam ang maging blessing to others, Panginoon. Hallelujah. Tunay, Panginoon, sa aming pananalangin, Panginoon, sa aming kapwa, Panginoon, kayo po ang magre-reward sa amin, Panginoon, sa aming mga actions, Panginoon, dito sa mundong ibabaw, Panginoon. Kaya naman, Panginoon, kami po ay humihingi sa inyo ng tulong, Panginoon, ng karunungan at kalaman, Panginoon, upang lalo pa po naming maintindihan, Panginoon, na kami po dapat na bilang isang anak ninyo, bilang isang Kristiyano, Panginoon, ay hindi lamang po ang sarili ang iniisip, kundi ang iniisip ay para sa kapakanan ng nakakarami, Panginoon. Lalo na sa ating mga kapatiran, Panginoon. Sa mga leaders, Panginoon, ng iglesia, Panginoon. Kayo, Panginoon, ang nakakita ng aming puso, ng aming isipan, Panginoon. Sa umagang ito, Panginoon, patuloy nyo nga po kaming samahan at isustain sa araw-araw, Panginoon. Kalakasan, Panginoon, na nagmumula sa inyo. Banal na Espiritu, punuin nyo nga po kami sa oras na ito. Bigyan nyo po kami ng kalakasan na makatawid na naman, Panginoon, ng isang araw, Panginoon. Nakasama kayo, Panginoon. Pakita nyo po sa amin, Panginoon, ang inyong layunin sa aming buhay. Hallelujah, hallelujah. Napakabuti niyo, O Diyos. Purihin kayo. Purihin kayo, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Gamitin niyo lamang po kami, Panginoon, para sa inyong kaluwalhatian. Hallelujah. Purihin kayo, O Diyos, sa inyong pinakamataas na papulit, pasasalamat, Panginoon. Kayo lamang may taas at may hayag sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Amen and amen. Purihin po ang Diyos. Mula po muli dito sa DFC Ajman UAE, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Purihin po ang Diyos. To God be all the glory.